So yun, what's up mga idol? Welcome sa panibagong araw ng DIY build natin para kay Rider 150 sa kay Zed. Bali, for today's content, mukhang may idea na kayo kung anong gagawin natin. Magbubuo naman tayo ng rim set para kay Zed. Bali, yun nga pala mga idol, yung gagawin natin is hindi siya purely tutorial kasi natutunan ko lang din siya sa YouTube. Bali, kumbaga ay DIY lang talaga. Karamihan ng mga nandun, parang ang idea lang is kailangan alam mo yung size ng rim, size ng hub, kung pang anong hub siya, kung pang rider, pang wave, or pang XRM, RS, ganun. Pinakamahalaga yung tamang size ng ating rayos. Bali, yun. Shoutout nga pala kay Turling Moto. Kay Turling Moto kasi most ng mga napanood ko sa kanya yung talagang napaka ganda nung tutorial. Kumbaga kung gusto niyo matutunan or gusto niyo mag-DIY sa pagbubuo ng rim set, nandoon step by step tinuturo niya kung paano magbuo ng rim set. And then kay Idol Choi Bob Works, nakuha ko rin sa kanya yung ibang idea. Yun. Shoutout sa Choi. And yun, pakita na natin kung ano yung bubuhayin natin mga idol. Ito yung rim na gagamitin natin, Zian rim. Yan, kung mapapansin nyo, tatlo yung ating rayos. Kasi yung original plan ko talaga is, ang gagamitin ko ay itong 162 para sa rear. Tapos ito yung sa 185 na size para sa front. Pero medyo nagbago yung isip natin sa magiging kasanong ating rim set. Bale, ang gagawin natin sa unahan is kalesa type. Then yung sa rear, yung pa rin, yung sa ordinary na kasanang rayos. Yung loob-labas na format. Basta yun, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Tapos balang gagamitin na natin, hindi na natin gagamitin tong 185 na panguna. Ang gagamitin na natin sa panguna is ito, pang kalesa type. Ito, 9G x 150, tsaka ito sa rear. Ayan, 9G x 162. Tapos yung try din natin kung mapapa-align din natin after natin mabuo. Kung mapapa-align natin is kakabit na rin natin tong gulong. Ayan, bali yung size ng gulong 5100 sa rear and then 4590 sa front. So yun mga idol, start na natin. Huwag natin patagalin itong ating content. So let's go! Simulan na natin. Bali yung gagamitin nating rim ay yung Zian rim 1.2, yung size na pangunahan. Ayan, tapos yung sa spokes natin, yung Yago. So bali meron siyang yung 85 at saka 95. Bali yung ginawa natin, pinaghiwalay na natin yung 85, yung ganito yung nakaporma sa plastic. So tinanggal na natin, hiwalay na natin. Tapos yung 95, yung nakaganto yung forma niya sa plastic. Yan, pinaghiwalay na natin sila. Bali mangyayari yung 85 ay sa kanang part ng rim. So yan, papaliwanag ko kung may ano yung kanan at kaliwa. Puntahan natin yung butas ng pito. Ayan yun. Ayan mga idol, hindi nyo lang masyado pansin pero yung butas ng pito is nakasentro sa mismong rim. Tapos yung mga slot ng sa mga rayos ay meron siyang kanan at kaliwa. Tulad nito, itong nasa bandang ganto ng pito, mas lamang yung nasa kaliwa siya. Yung alignment niya mas lamang. Tapos yung kabila naman is lamang sa kanan. Kanan part ng pito. So ang mangyayari, ito dito sa kaliwa, yung 95 na spoke. Ito. Ito yung dito sa kaliwa. And then yung sa kanan naman, itong 85. Unahin natin yung sa kaliwa. Sa kaliwang part ng rim. Ayan. Ito. So bali ang gagawin ko nga pala mga idol is lahat ay palabas. Kasi para sa akin mas okay kasi yung palabas,
Kasi pag nabuo to, papakita ko sa inyo kung bakit gusto kong palabas. Kasi para mas malinis natin yung loob. Kasi pag ito nasa loob, naiipit niya yung dumi. Kumpara kung nasa labas siya. Mas madaling linisin to. Ayan, papakita ko sa inyo. Lagyan lang natin isa-isa. Bale, dito sa side na to, yung 95. Lagyan natin. Ayan. Ang dali lang naman, sasalpak nyo lang isa-isa yan. Ayan, lahat. 95, yan. Ayan. So, ayan, mga idol, nalagyan na natin lahat. Bale, yung 95 nito, sabi ko nga sa inyo, sa kaliwang part ng rim. So, nasa inyo na lang diskarte kung paano gagawin nyo, kung ano paano nyo bubuin. So, ang aking gagawin ay, ikakabit muna natin to sa rim, isa-isa yan. Then, saka natin isunod yung 85. So, yan, hanapin ulit natin yung pito, butas ng pito. Nasa inyo. Ayan. Ayan. Then, ito yung kaliwang part nandito sa side ng pito. So start natin dito. Yan. Kahit saan naman kayo kumuha niya ng kayos. Lagyan lang natin yung kanilang nipple. Yan, isa-isa lang. And then ang pagkakabit mga idol, huwag niyo masyadong sikipan agad. Yan. Tapos kada nipple, kada rayos, maglilik lang kayo ng isang slot. Ayan, hindi pala kita. Wait lang. Ayan. 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 Maglilik lang kayo. Basta nakuha nyo na kung saan yung tamang position ng isang spoke. Madali na yan. Sunod-sunod na. Bale, mangyayari. Ayan. Sunod-sunod siya. Tapos, kada lalagyan nyo na yung spoke, maglilik lang kayo ng isa. Isang slot. Ayan. Ganito. Ayan. Ayan. Yan, sana nakita. Wait, ayusin natin. Yan. Yan, sunod-sunod lang yan mga idol. Yan. Pakagatin lang natin yung thread sa nipple. Yan. Tapos, likdang lang ulit. Ganyan lang ng ganyan. Hanggang matapos natin yung 95. Yan. Ayan. So ayan, tapos na natin yung isang side mga idol. Sunod naman natin tong kabilang side. Yan to lang gagawin natin mga idol. Shoot lang natin doon sa kabila. Lahat lang yan, yan. Napakadali lang yan. Yan, shoot natin sa isa. Yan, tapos na natin. So yung paglagay nito, hanapin niyo lang yung tamang sukat niya kung saan siya nakatamang sukat tulad nito. Basta makuha niyo lang yung isa dito yan. Yan ang sakto. Sakto lang yan. Tapos pag nakuha niyo na yung tama kung saan niyo isasalpak niyo isa, madali na yan. Kasi tapat-tapat lang naman yung magiging spoke niya. Kumbaga siya ito tulad nito nasa gitna nito, pagitan nitong dalawa. So yan. Natin.
Yan, sunod-sunod na yan, mga idol. Dali na, ganito lang, ganito. Yun nga pala mga idol, ginawa kong part 1, part 2, itong video na to, yung pagbubuo ng rim set sa front and rear, para di masyadong mahaba yung video natin mga idol. Part 1, itong pag-assemble ng kalesa type sa front rim. Part 2, yung unique na kasa ng rayos para sa rear. Kasama na rin yung video ng pagpapalay natin. Interesting yung video na to, yung part 2 nito mga idol. Kasi kahit ako, di ko in-expect na ganun pala yung nabuo ko na rim set sa ating rear. Sinabi lang nung expert na nag-a-align na simple daw yon pero may dating. Yun, sobrang natuwa naman ako dun, kaya abangan nyo rin at saka panoorin nyo rin yung part 2 nito mga idol. Let's go! So yan mga idol, oh. Tapos na natin yung pangunahan. Pasikipan lang natin to mga to, para medyo hindi siya malunggalog. So ayan ang mga idol, yung ating unang ginawang rim pang unahan kalesa type. Yan, yan yung tindig niya. Yan, tumba pa. Oops, yan.